Napakahirap patawarin at mahalin muli ang mga taong minsan ka nang nasaktan. Minsan ang puso'y nagagawang magpatawad, ngunit ang isip ay hindi naman nakakalimot. Naroon pa rin ang lamat o sugat na kailanman ay hindi mawawala. Magagamot yon ang mga bagong alaala ngunit hindi kailanman makakalimutan ang sakit na minsan ang naidulot. Isda! Isda kayo riyan mga suki! 150 pesos lamang ang isang kilo! Bili na kayo! Iyon ang naririnig ni Ziana habang nasa loob siya ng masikip na wet market sa maliit na bayan ng Santa Monica. Maalinsangan at napakaraming tao dahil araw ng Biyernes. Yun ang araw kung kailan bumababa ang mga tao, maging ang mga taong naninirahan sa bundok may kalayuan sa bayan upang mamalengke. Dikit-dikit sila sa loob ng wet market. Nahihirapan siyang makaraan para hanapin ang kanyang suki na lagi niyang binibilhan kapag naroon siya. Basang-basa pang sementong inaapakan nila. Mabuti na lang at suot niya na naman ang kanyang boots na ginagamit niya sa pangangabayo. Kasama niya ang binatilyong si Angel na anak ni Nana Elma at Tatang Berto, ang mga kasama niya sa mansyon na pinamana pa sa kanya ng mahal niyang Daddy Rafael. Ang mga ito ang labis niyang pinagkakatiwalaan. Paraan po! Excuse me po! Iyon naman ang sinasabi ni Ziana habang naghahanap din siya nang masarap na uulamin nila ngayong gabi. At dadamihan niya na lang din ang pamimili para hindi na sila pabalik-balik pa sa palengke. Oh, Senyorita Ziana! Ang napakaganda kong suki! Sigaw ng tindera sa tapat ng kinatatayuan niya, si Aling Mareng. Ikaw talaga, Aling Mareng? Magkano ho ba itong bangus niyo? Ang lalaki po parang napakasarap ihawin. Nako, oo, Senyorita. Sinabi mo pa. Sariwang-sariwa ito mula sa ating karagatan dyan sa isla kay Mito. At itong salmon naman, napakamura lamang nito. Mamili ka na lang dyan. Magkano ho ba itong bangos, Aling Mareng? 280 ho, senyorita. Pero dahil sa akin ka naman dumiretso ay bibigyan kita ng discount. 250 na lang para sa inyo. Nako, salamat naman, Aling Mareng. Bigyan niyo ako ng 3 kilo at saka 2 kilo ho ng salmon. Dagdagan niyo na lang din itong black meat para may ulamin ang mga magtatanim ng kamatis ko bukas. Napalapad ang ginti ni Aling Mareng dahil sa dami ng kanyang binili. Nagmamadaling lumabas sila ni Angel ng palengke nang mabili niya na ang lahat ng kakailanganin nila. Oh Angel, ikaw na munang magdadala nito sa mansyon. Mauna ka na at may kikitain lang ako dyan sa may food court. Inabot niya kay Angel ang kanilang pinamili. May kanya-kanya naman silang kabayo na dala. Sige ho Ate Zia. Ihintayin ka na lang namin nila nanay sa mansyon. Ingat po. Ikaw din. Ingat pa uwi. Sinundan niya ng tingin ng papalayong si Angel, sakay sa itim nitong kabayo. Hindi pa gaanong kasibilisado ang napakagandang bayan ng Santa Monica. Kaya naman halos lahat ng makikita sa daan ay puro mga kabayo lang. Kokonti pa lang talaga ang mga tricycle at sasakyan na makikita. Ang Santa Monica kasi ay tahanan ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod sa malawak na bukirin, ay napakasagana pa ng dagat malapit sa kanila. Napakasarap ng simoy ng hangin at wala kang makikita na nagtataas ang mga building katulad sa ibang bayan na malapit lang din sa kanila. Kahit kailan ay wala sa isip ni Ziana na iwan ang bayan na kanyang kinalakihan. Narito ang buhay niya at kahit hanggang sa tumanda na siya, ay mananatili siya sa maliit ngunit napakagandang bayan ng Santa Monica. Ano? Napag-isipan mo na ba yung trabahong inaloko, Zia? Tanong sa kanya ni Bernadette, nakaharap niya ngayon sa loob ng maliit na food court. Tinawagan siya ng pinsan para sa trabahong matagal nang inaalok sa kanya. Bernadette, buo na ang isip ko. Hindi ako aalis. Hay nakong babae ka. Kahit kailan talaga? Putol sa kanya ng pinsan. Ano ka ba naman, Zia? Magiging kontento ka na lang ba sa pagpapalakad ng pera ng daddy mo sa sakahan niyo sa asyenda? At sa pagtatanim ng mga gulay, mas maraming opportunity sa Manila. Bernadette, ayokong iwan ang hasyenda at ang lahat ng pera na iniwan ni Daddy sa akin. Dapat ay sa hasyenda lang din mapupunta. O di kaya ay doon sa mga charities na inaalagaan ko nang mawala siya. At saka tungkol dun sa inaalok mong trabaho sa akin na maging model ng lingerie line na pinagkatrabahuhan mo, hindi naman siguro ako matatanggap. Tingnan mo nga, namumula na tong balat ko. Hindi ko alam kung matatanggap pa ng camera tong itsura ko eh. Ziana naman, paanong hindi ka mamumula? Eh lagi ka na lang sa initan. Sige na,
Kailangan na kailangan talaga kita. Wala talaga akong mahanap. Siguradong mapapatalsik na ako ng boss ko. Alam mo namang maglalabas kami ng magazine ngayong summer. Payag ka na, please. Kinurap-kurap nito ang mga mata at nginisihan pa siya ng kaitamis. Hay, ang hirap mo namang tanggihan sa pagpapakit mong yan, Bernadette. Pero kilala mo ako. Ikaw dapat ang unang nakakaalam na hindi ako nagpapakita ng katawan sa publiko. Akala ko ba naiintindihan mo yun? Noon, hindi na ngayon. Inirapan siya nito. Isa rin yan si pinoproblema ko sa'yo eh. Kaya tuloy wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon. Lagi ka nalang nagtatago dyan sa cowgirl look mo. Para kang mato na nakasuot ng jeans at long sleeve. Lagi pang may boots at may sombrero sa ulo. Hindi ka ba nainitan dyan sa outfit mo? Bernadette, mas komportable ako dito. Isa akong agriculturist at lagi akong nasa taniman. Anong gusto mong suotin ko habang nasa gitna ng initan? Sexy shorts at tube? Sarcastikong tanong niya na ikinatawa ng kaharap. Kapag talaga bumibisita ito sa Santa Monica, ay lagi na lang silang nagtatalo dahil ayaw niyang umalis ng bayan at sumama dito sa Maynila para gawin kung ano ang mga dapat gawin ng isang 25 years old na katulad niya. Dapat sa edad niyang yun ay nagsasayaw siya at nagka-club minsan. Wala naman sa utak niyang ganon dahil palagi siyang abala sa mga responsibilidad na iniwan ng daddy niya sa kanya. Sige, laitin mo pa ako nang hindi na talaga ako pumayag dyan sa trabahong inaalok mo. Totoo naman ah, ang ganda-ganda mo. Pero nabubulo ka na dyan sa kakakalkal mo ng lupa. Buti na lang at hindi marumi ang makukumo. Marahan itong tinampal ang mga kamay niya. Sige na, hayaan mo na muna akong ayusan ka. Ang buhok mo, ang kilay mo, basta lahat ng pwedeng baguhin sa itsura mo. Bago tayo tutulak ng Maynila para sa magiging shooting ng launching mo. Unique beauty na hindi pa masyadong nakikita sa modeling industry ang hinahanap ng boss ko. I'm sure, magugulat yun kapag nakita ka. Siguraduhin mo lang, Bernadette, na mas malaki ang sasahurin ko dyan sa kinikita ko sa gulayan sa asyenda, ha? Dahil kung hindi, hindi ko talaga tatapusin ang trabahong sinasabi mo. Napakasigurista mo talaga, Zia. Oo na, kahit pakalahati ng sahod ko ay ibibigay ko sa'yo para lang mapapayag kita. Hindi maintindihan ni Ziana kung bakit talagang pinipilit siya ni Bernadette sa sinasabi nitong pagmamodeling. Para sa kanya, ay hindi naman siya ganun kaganda kahit pa maraming nagsasabi na napakaganda niya. Maliit ang mukha niya at napakakinis ng kaniyang balat. Namumula lang yon kapag nasa initan siya pero nakapagtataka na hindi siya nangingitim. Matangkad siya at balingkinita ng pangangatawan. Ang balakang niya naman ay medyo malapad. Marami ang nagsasabi na nagmana raw siya sa mukha ng kanyang ina na palaging Reyna Elena ng Santa Cruz noon dito sa bayan na kanyang kinalakihan. Hindi siya naniniwala dahil magmula nang ipinanganak siya ay hindi niya naman nasilayan ang mukha ng kanyang ina. Isang magulang lang talaga ang kinagisnan niya at yun ay ang kanyang daddy Rafael. Ang daddy niya lang ang nakasama niya. Ito ang nagpalaki at nagmahal sa kanya ng lubusan. Matapos ang naging pag-uusap nila ni Bernadette ay umuwi na siya. Sakay ng kabayo niyang si Josefa ay tinatahak nila ang lubak-lubak na daan patungo sa asyenda. Minamadali niya si Josefa dahil nagdidilim na naman ang kalangitan at mukhang babagsak ng nagbibigatang mga ulap. Isang linggo na rin ganun ang panahon sa Santa Monica. Mainit sa umaga at uulan naman tuwing hapon. Masaya siya kapag umuulan dahil nababasa ang mga gulay na kaka-transplant pa lang ng mga trabahante niya sa asyenda. Ilang lata rin ng kamatis ang itinanim nila nitong nakarang araw. Blessing ang ulan para sa kanila. Mapapabilis ang paglaki ng kanilang mga pananim. Pero hindi pa man nakakalayo sa bayan si Ziana nang mapansin niyang may tumigil na sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Bumaba roon ang isang lalaki na may broskong pangangatawan. Nakatalikod mula sa gawi niya. Kumunot ang noon ni Ziana nang makitang pabaliyang isinara ng lalaki ang pinto ng sasakyan nito. Sandaling pinatigil niya sa pagmamadali si Josefa at nagdahan-dahan naman ito sa paglalakad. Tama ang hinala niya na nasiraan ang kotse ang lalaki nang makita niyang sinipan ito ang gulong ng sasakyan. Damn it! Bakit ngayon pa ha? Narinig niyang bulalas nito sa galit na tinig. Nakapamewang ito habang nakatingin lang sa sasakyan. Magandang araw. Bati niya sa lalaki nang tuluyan siyang makalapit sa may bandang likuran nito.
Nang marinig ang tinig niya ay kagad na inalis ng lalaki ang kabilang kamay sa bewang at hinarap siya. At dahil nakasakay siya kay Josefa, ay kinakailangan siya nitong tingalain para makita kung sino ang biglang nagsalita. Walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na makita ni Ziana sa bahay ng Santa Monica ang lalaking nagmamay-ari ng kulay asul na mga matang yon. Katahimikan ang namayani habang kinikilala nila ang isa't isa. Mga huni lang ng ibon sa paligid at ang paghampas ng hangin sa nagtataasang mga dahon ng palay na nasa kaliwang bahagi nila ang tanging maririnig sa paligid. Malaya niyang napagmasdan ang kabuuan ng mukha ng lalaki habang nakatingala ito sa kanya. Makakapal ang mga kilay nito na bumagay sa malamlam nitong mga mata. Ang ilong ay matangos at mabalabas naman ang prominenteng mga panga. Hindi mapigilan ni Ziana na hangaan ang kabroskuhan ng lalaki. Inaamin niyang mga gantong mga lalaki ang tipo niya. Gwapo at matikas na para bang hindi sumusuko sa kahit na anong labanan. Nang humalinghing si Josefa, ay kagad siyang natigil sa pagtitig sa estrangherong nakatingala pa rin sa kanya. Para bang sinasaway siya ng alaga niyang kabayo sa ginagawa niyang lihim na pagsamba sa lalaki sa loob ng kanyang isipan. Magandang araw din. Bati nito sa kanya at napahilot sa panga na para bang napakalaki ng problema nito. Anong nangyari? Tanong niya at sandaling bumaba sa kabayo. Ngayon ay magkaharap na silang dalawa. Amoy na amoy niya ang manly perfume na ginagamit ng lalaki. I got stuck, miss. Flat ang tires ko. Lihim na napalunok si Ziana nang marinig ang accent sa tono nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay may foreign blood ang kaharap. Base na rin sa kulay asul nitong mga mata, pero parang nagsasalita at nakakaintindi ng Tagalog. Sinulya pa ni Ziana ng tingin ang gulong ng mamahaling nitong sasakyan. At tama ito. Flat nga ang dalawang gulong ng sasakyan. May auto shop dito pero nasa bayan pa yon. Malayo na mula rito. Ah, ganun ba? Oo, pwede mo naman silang tawagan. Kaso nga pala'y wala kang number sa kanila. Napanguso siya. That's also the problem. But would you mind if I ask for your... Hindi pa man ito natatapos ang sanay sasabihin nang maramdam nila pareho ang pagbagsak ng maliliit na butil ng ulan. Tiningala ni Zia ng kalangitan at napaawang na lang ang kanyang bibig nang makitang nagdidilim na talaga ang paligid. Ang maliliit na patak ng ulan ay unti-unting naglalakihan. Umuulan na ng malakas. Hindi mo kagad mapapagawa ang kotse mo at mababasa ka lang dito dahil sigurado akong mamayang gabi patitigil ang ulan. Halika't sumama ka na lang muna sa akin. Hindi makapaniwalang nakatingin lang ang lalaki sa kanya habang unti-unting nababasa ang kanilang mga muka. Pansin niyang parang nagdadalawang isip itong sumama sa kanya. Pero hindi siya masamang tao at ayaw niya namang iwan ito rito ng ganito. Bumabaha pa naman sa bandang yon. Dahil hindi makasagot ang binata at nanatiling nakatingin lang sa kanyang mga mata, ay walang paalam na ginagap ni Ziana ang kamay nito at marahang hinila papalapit kay Josefa. Nauna siyang sumakay at tila ba bumagal ang oras nang inilahad niya ang kamay at inabot yon ang istrangherong nakatingala pa rin sa kanya. Nang tuluyan na nga itong makapwesto sa kanyang likuran at kumapit sa magkabila niyang tagiliran, ay para bang sinilaban ng apoy ang buo niyang katawan kahit pang lamig-lamig na ng panahon. Nang makakapit na ito ng maayos ay kagad na minadali niya si Josefa na lumayo sa lugar na yon dahil unti-unti nang nababasa ang kanilang mga katawan. Parang isang eksena sa pelikula na tinatahak nila ang daan patungo sa mansyon, sakay ng kabayo sa ilalim ng walang tigil na ulan. Hindi mapigilang mapangiti ni Ziana. Para sa kanya ay tila ba napakahiwaga ng mga sandaling yon. Diyos ko, senyorita! Basang-basa ka! Palatak ni Nana Elma pagkarating at pagkarating pa lang nila sa teresa ng mansyon. Naitali niya na sa kwadra si Josefa at kasama niyang umakyat sa teresa ang lalaking nasiraan ng sasakyan. Naabutan ho kami ng ulan, Nana Elma. Nako, ikaw na bata ka, oo. Dapat ay nagpasilong ka muna doon sa may waiting shed sa puno ng akasya. Siguradong sisipunin ka. Anghel! Anghel, anak! Pakikuha nga ng tuwalya o kaya ipamunas itong si Senyorita Ziana. Basang-basa sa ulan. Utos nito sa anak at napapalingon sa kanyang likuran. Sandali,
kunot noong sabi ng matanda. Sino ba itong kasama mo, senyorita? Nanliliit ang mga matang tanong ng matanda. Nang tingnan niya ang lalaki, ay tipid itong ngumiti na para bang nahihiya. Ah, nasiraan siya ng sasakyan sa gitna ng daan, Nana Elma. Alam kong hindi kagad titila ang ulan, kaya't sinama ko na siya rito ng makakain at makapagpahinga. Mamaya niya nalang balikan ang kotse niya. Pwede naman siyang samahan ni Anghel sa auto shop dun sa bayan. Ganun ba? Tumangot-ango si Nana Elma. Ngayon lang kita nakita rito, iho. Turista ka ba sa bayang ito? Opo. Baritono ang tinig na sagot nito kay Nana Elma. This is my first time visiting Santa Monica. At minalas ka sa unang pagbisita mo, ano? Dahil nasiraan ka lang naman ng kotse at nabasa ka pa sa ulan. Natawa siya sa sinabing yun ni Nana Elma, ganun din ang lalaki. Dumating si Anghel at ang tuwalyang ibinigay nito sa kanya ay inabot niya sa lalaki. Nana Elma, didiretso na lang ho ako sa kwarto. Kayo na ho ang bahala sa bisita natin. May mga binili akong damit ni Daddy na hindi pa nagagamit. Pakihanap na lang ho sa drawer niya para may pambihis ang bisita natin. Sige, senyorita. Uminom ho kayo ng maraming tubig, ha? Opo, Nana Elma. Iniwan niya ng ngiti ang lalaki at pumasok na sa loob ng mansyon. Ayan, kasyang-kasya naman pala sa iyo yung damit ni Don Rafael. Nakangiting wika ng matanda na nagngangalang Nana Elma at pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Zacarias. Thank you po. Mahinang usal niya at tipid ng ngitian ng matanda na sa tingin niya ay nasa mid-50s na. Nakaligo na siya at nakabihis na rin. Suot ni Zacarias ang isang plain white shirt at itim na short. Nakatsinelas lang din siya. Nasa loob siya ng dining area ng malaking bahay kung nasan siya. Hindi siya makapaniwala na ang liblib at uncivilized na bahay ng Santa Monica ay may mansyon pala na nakatayo doon. Ang mga gamit at mga antik sa loob noon ay alam niyang napakamahal. Nga pala, ano bang pangalan mo, iho? Tanong sa kanya ni Nana Elma habang naghahanda ng mag na pagkakapihan niya. Zacarias po. Zacarias Anderson. Ah, may dugo kang banyaga dahil sa apelyido mo at halata naman sa itsura at pananalita mo. Opo, Australian po ang daddy ko. Pilipina naman ang mami ko. Kaya naman pala. Ano bang gusto mong kape, Zacarias? Kahit ano, Nana Elma. Nginitian siya nito habang abala sa pagtitimpla ng kape. Huwag kang mag-alala sa kotse mo. Mababait ang mga tao rito sa amin, Zacarias. Walang gagalaw roon. Mabuti na lang at nakita ka ng mahal naming senyorita. Alam mo kasi napakabait ng batang yan. Matulungin at napakamaawain pa. Kung hindi kayo nagkita sa gitna ng daan, ay talagang hanggang ngayon ay nasa loob ka pa rin ng nasiraan mong kotse dahil hindi pa rin tumitila ang ulan. Saan ka ba galing, iho? Manila po. Ay nako, ang layo! Tama si Nana Elma. Napakalayo nga ng Santa Monica. Sari-saring kamalasa na ang nakasalubong ni Zacarias sa daan bago niya tuluyang narating ang maliit na bayang ito. Una ay nadelay ang flight niya mula Australia papuntang Manila. Pagkarating niya rin sa Manila ay hindi kaagad nakaalis ang barkong sasakyan nila ng kotse niya dahil malakas daw ang alon. At nang makarating naman siya sa Santa Monica ay nasiraan siya ng gulong sa gitna ng lubak-lubak na daan. Mabuti nga talaga at nakita siya ng babaeng tinatawag ni Nana Elma na senyorita na mukhang anak ng nagmamay-ari niyang napakagandang mansyon na ito. Ziana ang narinig niyang pangalan ng babaeng tumulong sa kanya kanina. Lihim na napapangiti siya kapag naaalala niyang sumakay silang dalawa sa kabayo nito patungo rito sa mansyon. It's his first time riding a horse. Isa siyang businessman. Golfing ang hilig niya at hindi pangangabayo. Nang magdama ang mga mata nila ni Ziana kanina, ay paghanga kagad ang naramdaman niya para sa magandang senyorita. Not because she has an angelic face and sexy shape, pero mukha itong mabait. Tumigil ito sa daan para malaman kung ano ang problema niya. At nang malaman itong nasiraan siya ng gulong, ay hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya at dalhin siya sa mas maayos na lugar kung saan siya komportable. Matanong ko lang, bakit ka nga ba
nagpunta rito sa Santa Monica sa Carias. Aba, nagkakilala na pala kayo ni Nana Elma. Tinig mula sa nakabukas na pinto, kaya hindi kaagad nasagot ni Zacarias ang tanong ni Nana Elma. Namilog ang mga mata niya nang muling masilayan ang maganda at maamong mukha ng babaeng tumulong sa kanya. Ang mukha nito ay tila ba napakapamilyar sa kanya. She's wearing a simple pajamas that has a printed design of panda. Manipis din na long sleeve ang suot nito, kaya naman hindi maiwasan ni Zacarias ang mapatitig sa napakagandang kurba ng pangangatawa nito. Nakalugay ang alon-alon at mahaba nitong buhok. Babaeng babae itong tingnan sa ayos nito. Hindi katulad kanina, nang una niya palang itong makita. Parang isang cowgirl na madalas ay nasa bakahan lang pumupunta. Napakaganda nito. Hindi niya itatanggi yon. Kahit sino ay siguradong mapapatitig sa maliit ngunit bilugan itong muka. Ang mga mata ay may mahabang pilik mata na kay gandang pagmasdan. Idagdag mo pang maliit nitong ilong na may katangusan. Ang pisngi at ang labi ay natural na mapula. Napakaganda niya. Nais sa tinig niya sa loob-loob niya habang nakatingin lang kay Ziana na nagtitimpla ng kape nito. Oo, senyorita. Nagpakilala na sa akin yung bisita mo. Zacarias daw ang pangalan. Nakangiting wika ng matanda. Zacarias. Napakasarap pakinggan ang paraan ng pagkakabanggit nito sa pangalan niya. Ako naman si Ziana, pero para hindi masyadong mahaba, pwedeng Zia na lang. Inabot ni Ziana sa kanya ang kamay nito na kagad niya rin namang tinanggap para makipagkamay. And he can say that she really has a soft and smooth hands. Parang ayaw niyang bitawan. Nakangiting umupo si Ziana sa tapat ng kinauupuan ni Zacarias matapos niyang makipagkamay rito. Magkakape na muna sila habang hindi pa naluluto ang sinigang na bangus na niluluto ni Nana Elma. Tamang-tamang uulamin nila sa malamig na panahon. Siguradong magugustuhan yon ng gwapo nilang bisita. Isa sa mga bagay na pinakagusto ni Ziana ay kapag nagkaroon siya ng bisita na makakasabay niya sa pagkain. Palaging sila Nana Elma na lang kasi ang nakakasalamuhan niya. Kaya araw-araw ay nasa asyenda siya para makasama niya sa pagkain ang mga trabahante roon. Malungkot kapag siya lang mag-isang kumakain. Magmula nang mawala ang daddy niya, ay mas naging malungkot pa ang buhay niya. So, bumalik tayo sa tanong ni Nana Elma kanina. Sabi ni Ziana matapos sumimsim sa kape niya. Bakit ka nga ba nagpunta rito sa Santa Monica, Zacarias? Anong pake mo? May kamag-anak ka ba rito? Umiling si Zacarias sa naging tanong niya. May hinahanap akong tao. Ha? Sino? Kunot noong tanong ni Ziana sa kaharap. Hindi ko rin alam kung sino, kaya hindi ko alam ngayon paano siya hanapin. Nagkatinginan sila ni Nana Elma dahil sa kanilang narinig. Nako, iho. Mukhang mahihirapan ka yata sa gagawin mong paghahanap. Lalo pat hindi mo naman pala alam kung sino itong hinahanap mo. Maari mo bang sabihin sa amin ang bawat detalye nang sa ganun ay maaari ka naming matulungan ni Senyorita Ziana? Oo nga, Zacarias. Ano lang bang alam mo tungkol dun sa taong hinahanap mo? Bumuntong hininga ito at matagal bago nagsalita. Sila naman ni Nana Elma ay naghihintay lang sa magiging sagot ng lalaki. My mom grew up here in Santa Monica. She spent her 28 years living in this place. Pero naging malas daw siya sa pag-ibig. Dumami ang gitla sa noon ni Ziana dahil sa kanyang narinig. Pilit siyang pinakasal ng tatay niya sa taong hindi niya naman gusto. Nabuntis siya ng lalaking yun. Matapos niyang manak ay tumaka siya. For the past 25 years, ay hindi niya man lang nakita ang anak niya. Now, I'm trying to find her child. Gusto ng mami ko na makita ang anak niya. Kaya ako na ang naghanap para sa kanya. Matagal na katahimikan ang namayani sa loob ng dining area matapos yung marinig ni Ziana. Pinakita pa ni Zacarias ang picture ng mami nito, baka sakaling kakilala lang daw nila Nana Elma. Pasensya ka na, Zacarias, pero hindi kasi namin kilala ang taong hinahanap mo. Subukan mo na lang magtanong sa iba. Iyon ang huling narinig ni Zacarias mula kay Ziana matapos sabihin dito ang dahilan niya kaya siya napunta sa Santa Monica. Wala siyang oras na dapat sayangin kaya naman nang tumila ang ulan ay nagpaalam kagad siya at nagdesisyong simula na ang paghahanap.
Sinamahan siya ni Angel na kumuha ng tao sa isang auto shop para mag-ayos ng kotse niya. Hindi naman nagtagal ay maayos na ang sasakyan. Nagpaalam sa kanya si Angel at sinabi nitong may malapit naman daw na hotel sa bayan na pwede niyang tuluyan habang hindi niya pa natatapos ang kanyang paghahanap. Nagpahinga muna siya ng gabing yon dahil 2 araw na rin siyang walang maayos na tulog. Kinabukasan ay sinimulan kaagad ni Zacarias ang paghahanap sa anak ng kanyang mami Isabel. Habang nagmamaneho ay walang ibang laman ang utak niya kung hindi ang babaeng nag-aruga, nagmahal sa kanya at tumayo bilang nanay niya. Mahalaga sa kanya si Mami Isabel. Kaligayahan ito ang palaging una sa mga priorities niya. Kung paano ito dumating sa buhay nila ng daddy niya ay isang mahabang kwento. Namatay ang tunay na ina ni Zacarias nung 5 taong gulang pa lamang siya. Namasukan bilang katulong sa kanila si Mami Isabel. Dahil napakabait na babae, ay nahulog dito ang daddy niyang Australiano. Naging mag-asawa ang mga ito at tinanggap niya naman bilang ina. Mahal na mahal siya ng mami niya kaya naman niminsan ay hindi niya naramdaman na hindi kumpletong pamilya. Kahit papaano ay may kinagis na naman siyang ina. Ngunit nang malaman niya ang kwento nito ay nakaramdam siya ng awa sa batang iniwan daw nito sa bayan ng Santa Monica. Nagpapakaina ito sa kanya samantalang sa totoo nitong anak ay hindi. Naalala niya ang naging huling pag-uusap nila ng ina-inahan. Gusto ko siyang makita sa Zacarias. Pero hindi ko alam kung anong kwento ang pinagsasabi sa kanya ni Rafael para ipaliwanag kung bakit ako nawala sa buhay nila. Hindi ako nakakasiguro kung sinisiraan niya ako sa anak namin. Dahil alam niya kung paano paikutin ang mga taong nakapaligid sa kanya para mapaniwala sa mga kasinungalingan niya. Malupit daw ang una nitong asawa. Si Isabel ay katulong sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa Santa Monica. Nirape daw ito ng anak ng Don hanggang sa napilitang magpakasal. Napakasaloso daw ng asawa nito at palaging nananakit. Kaya nang manganak si Isabel sa isang ospital, ay tumakas ito para hindi tuluyang alipinin ng asawa nito at nangakong babalikan ng naiwang anak na babae sa maliit na bayang yon. Pero hindi niya nakabalik ang mami niya dahil nag-migrate sila sa Australia. At ngayong matanda na ito at lumalaban sa sakit na colon cancer, ay halos araw-araw na nitong iniiyakan ang pananabik sa anak. Kaya nagpresinta siyang hanapin ang anak ni Mami Isabel at iwan na lang muna ang negosyo niya sa Australia. Nangako siya sa ina-inahan na hindi siya babalik hanggat hindi niya nadadala rito ang anak nito. Kaya kinakailangan itong tatagan ng loob hanggat hindi pa siya nakakabalik. Good morning, Mom. Bati ni Zacarias sa babaeng nagbabantay sa maliit na tindahan na nadaanan niya. Kalahating araw na siyang naghahanap at nagtatanong sa bayan, dala-dala ang picture ng kanyang Mami Isabel. Pero wala talagang nakakakilala rito. Good morning din, iho. Anong sayo? I'm not going to buy po. Magtatanong lang po ako. Ganun ba? Ano bang itatanong mo? Eto ho. Inilahad niya sa ginangang hawak niyang picture. By any chance, do you know this woman? Ah, hinahanap mo ang babaeng ito. Sandali. Tinitigan itong mabuti ang picture, pero nadismay lang ulit siya nang umiling ang kaharap. Pasensya ka na, iho, pero hindi ko kilala ang babaeng ito. Subukan mo pang magtanong dyan sa kabilang barangay. Humugot ng malalim na hininga si Zacarias. Talagang nakakapagod palang maghanap, lalo na at hindi mo naman alam kung sino at nasaan ang hinahanap mo. Marami na kasi ang nagbago sa Santa Monica. Kaya naman ang puntahan niyang bahay sa address na binigay ng mami niya ay wala ng bahay ang nakatayo roon. Umabot ng 3 araw ang kaniyang paghahanap. Maging sa mga bukid na may mga sityo ay pinupuntahan niya. Nilalakad na rin niya kapag hindi na kayang pasukin ang kanyang sasakyan. Naglalakad si Zacarias hanggang sa makarating na naman sa isang maliit na sityo. Medyo madilim na ang paligid at nakakaramdam na siya ng takot dahil kakaiba ang tingin sa kanya ng mga taong nakakasalubong niya. Kapag sinusubukan niya magtanong sa mga ito, ay hindi siya pinapatapos at kagad siyang tinalikuran. Nakasalubong niyang isang dalagita, kaya kagad niya itong kinausap. Hi.
nakangiting bati niya rito. Hello po. Sagot naman ito at nginitian na rin siya. Pwede ba akong magtanong? Pwede naman po. Ano po ba yun? Kilala mo ba ang babaeng? Hindi pa natapos sa pagsasalita si Zacarias nang biglang sumulpot ang may katandaang babae. Nilapitan nito ang dalagitang kaharap niya at kagad na inilayo sa kanya. Gemma, sino ba yung kausap mo ha? Kanina pa ako naghihintay sa iyong bata ka. Anay, may tao ho rito na naghahanap ng isang babae. Ano? Sino raw ang inahanap? Ilang beses ko bang sinabi ko sa iyo na huwag na huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo naman kilala? At ikaw, sino ka ba? Sinong hinahanap mo? Mukhang hindi ka taga rito. Opo ma'am, hindi po ako taga rito. May hinahanap lang ako. Ito po ma'am, baka kilala niyo ang babaeng ito. Inabot niya sa ginangang picture. Tinanggap naman ito yon at nanliliit ang mga matang nakatitig sa mukha ng mami niya. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Zacarias nang sinapo ng babae ang bibig nito at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa picture. Bakit may hawak ang litrato ni Isang? Napalunok si Zacarias sa naging tanong ng kaharap. Isang, iyon ang palayaw ng kanyang mami Isabel na madalas itawag ng daddy niya rito. Mami ko ho siya, ma'am. Kilala niyo ba ang mami ko? Isabel ho ang pangalan niya. Parang pinupunit ang puso ni Zacarias ng kumislap dahil sa luha ang mga mata ng ginang. Kaibigan ko si Isabel. Matali ko siyang kaibigan noon. Sa narinig niya, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Zacarias. Sa tingin niya ay dininig yata ng Diyos sa pagkakataong ito ang mga dasal ng kanyang mami. Nakatagpo na rin siya sa wakas ng taong maaaring makapagturo sa kanya kung nasaan ang anak nito. Dinala siya ni Aling Mildred sa loob ng bahay ng mga ito na yari lamang sa kawayan. Naging masalimuot ang buhay ni Isabel. Panimula ni Aling Mildred. Siya ang pinakamaganda sa kabuuan ng bahayang ito. Kaya naman ay nagustuhan siya ng binatang si Don Rafael. Hindi mahal ni Isabel ang Don dahil doon ay hindi naging maganda ang pagsasama nila. Kwento pa nito ang naging buhay ng mami niya sa kamay ng malupit na asawa. May alam ho ba kayo, Aling Mildred, kung nasaan ang anak na iniwan ni mami? Oo naman. Matamis itong ngumiti. Napakagandang dalaga ni Senyorita Ziana, manang-mana sa kanyang ina. Literal na tumigil sandali ang pag-inog ng mundo ni Zacarias dahil sa kanyang narinig. Sa nanlalaking mga mata at sa nakaawang na bibig, ay pailing-iling siya na parabang na mali lang siya ng pandinig. Hindi iyon kayang paniwalaan ng buo niyang sistema. Ziana? Ziana ho ang pangalan? Oo, si Senyorita Ziana. Sa ngayon ay wala na ang daddy niya. Maagang namatay dahil may malubhang karamdaman daw. At ang lahat ng yaman ng yumao niyang amay sa kanya na nakapangalan. Nako, hindi lang maganda ang anak ni Isabel kay Don Rafael. Napakabait pa. Matulungin sa mga katulad naming pobre. Laging may pa-feeding yun dito sa amin buwan-buwan. Ilang beses nang pinakumpirma niya kay Aling Mildred kung talaga nga bang totoo ang revelasyong sinabi nito sa kanya. Ilang beses lang din na tumango ang ginang. Hindi raw ito nagsisinungaling dahil alam nito ang lahat tungkol sa mami niya. Damn it! Malutong na mura ni Zacarias at pabaliang sinara ang kanyang kotse nang makapasok na siya sa loob noon matapos nilang mag-usap ni Aling Mildred. Bakit kailangan niyang magsinungaling? Inalala niyang naging pag-uusap nila ni Ziana. Alam niya kung sinong hinahanap ko. At siya yun. What the heck? Siya lang palang hinahanap ko. Kaya pala, natahimik siya nang sabihin ko ang pangalan ni Mami Isabel. Pareho sila nang naging reaksyon ni Nana Elma. God, I need to talk to her. Kumukulo ang dugo at nagmamadaling pinasibad ni Zacarias ang kotse, pabalik sa mansyon ang dalagang hinahanap niya. Senyorita, siguradong nagtatanong na ngayon sa buong bahay si Zacarias. Mahinang wika ni Nana Elma habang hinahanda ang magiging hapunan nila. Nasa loob sila ng kusina ng mansyon.
tumutulong siya sa paggayat ng mga rekados ng ulam na kanilang lulutuin. Bahala siya na Elma. Basta't walang aamin sa atin na kilala natin ang hinahanap niya. Kabado niyang sagot. Ilang araw na siyang hindi mapakali nang malaman niya kung ano talaga ang ipinunta ni Zacarias sa Santa Monica. Nang magkaisip kasi siya'y kunento sa kanya ng daddy niya ang lahat tungkol sa kung bakit wala siyang mami katulad ng iba. Nagtatanong siya kung bakit kakaiba siya sa lahat ng bata sa kadahilanang wala siyang kinagisnang ina. Naiinggit siya sa mga pinsan niya na may mga mami at kumpleto ang pamilya. Ang sabi ng daddy niya ay iniwan sila ng ina noong kapapanganak pa lamang sa kanya. Wala raw alam na dahilan ng daddy niya kung bakit sila iniwan ng ina. Kaya naman ang magkaisip ay napuno ng puot ang puso ni Ziana para sa sariling ina. Paano nito nagawang iwan ng isang sanggol na wala man lang kamuang-muang sa mundo? Pero dahil walang pusong ina ang binigay sa kanya ng Diyos, ay nagawa nga talaga siyang iwan. Kung ina nga ni Zacarias si Isabel, dahil tinawag niyang mami, ibig sabihin ay magkapatid kayo. Ngunit sa tingin ko ay mas matanda si Zacarias ng ilang taon sa'yo, Senyorita. Malalim siyang bumuntong hininga. Wala siyang pakialam kung sino o ano si Zacarias sa buhay ng sinasabi ni Nana Elma na kaniyang ina. Senyorita, sa tingin ko itadhana ang may gawa para mahanap ka ng nanay mo at tuluyan kayong magtagpo. Anong ibig niyong sabihin, Nana Elma? Nagtagpo kayo ni Zacarias sa gitna ng daan sa hindi niyo inaasahang pagkakataon. Hindi natin alam na siyang magiging daan ng muli niyong pagtatagpo ng nanay mong si Isabel. Nana Elma, wala ho akong nanay. Hindi ko gugustuhing magtagpo kaming dalawa. At wala akong kikilalanin ng nanay, kahit kailan. Si daddy lang nag-iisa kong magulang. Puno ng sama ng loob na naisatinig ni Ziana. At ngayong wala na si daddy, wala na rin akong magulang. Pero senyori, natigil si Nana Elma sa muli sanang pagsasalita nang makarinig sila ng malakas na pagtawag mula sa labas ng bahay. Ziana! Ziana! Papasukin mo ako, mag-usap tayo! Nanlaki ang mga mata ni Ziana nang mapagsinong nagmamay-ari ng baritonong tinig na yon. Zacarias? Nabitawan niya ang kutsilyong hawak. Ziana, please, open this gate! Patuloy sa pagkatok si Zacarias sa labas at nakakabingi ang tunog na ginagawa nito dahil nag-iingay na rin ang mga aso niya sa labas. Kausapin mo na lang siya, senyorita, dahil siguro akong hindi ka titigilan noon. Humugot muna ng malalim na hininga si Ziana bago lumabas ng bahay at sinunod ang sinabi ni Nana Elma. Binuksan niya ang gate at galit na mga mata ni Zacarias ang bumungad sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang matalim at tila nag-aapoy nitong mga titik. Why did you lie, Ziana? Tiimbagang tanong nito sa kanya. Nagdidilimang paningin sa kanya na para siyang kakainin ng buhay. Pasok. Aniya, imbis na sagutin ang tanong nito. Dumiretso siya sa lanay ng mansyon at sumunod naman si Zacarias sa kanya. Magkaharap na naupo sila at sa pagitan naman nila ay isang glass table. The moment you heard the story kung bakit ako nandito, alam mo na pala kung sino ang taong hinahanap ko. Panimula ni Zacarias. Ramdam niya sa tinig ng lalaki na masama ang loob nito sa kanya. Ginawa mo akong tanga, Ziana. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maghanap sa buong Santa Monica para lang mahanap ka. Sinabi ko bang hanapin mo ako? Putol niya kay Zacarias at pinanliitan ito ng mata. Bakit mo ako hinahanap? Anong kailangan mo sa akin? Kung talagang ikaw ang anak ni Mami Isabel. Wala siyang anak, Zacarias. Wala akong mami. Dahil kung meron, nasan siya? Bakit wala siya? In my 24 years of existence in this world, wala naman akong kinagis ng ina. Kasi niluwal niya lang ako. Pero nasan siya nung lumalaki ako? Nasan siya nung mga panahong naiinggit ako? Dahil kada magkakaroon ng family day sa school, si daddy lang ang palaging naroon. Nasan siya nung mga panahong kailangan ko siya? Unti-unti nagsibagsakan ang mga luha ni Ziana habang sinasabing masasakit na katagang yon. Parang nilalamukos ang puso niya nang masabi niya na sa wakas ang mga dinaramdam niya sa matagal ng panahon. Iniwan niya kami ng daddy ko. Iniwan niya lahat ng obligasyon sa daddy ko na dapat siyang gumagawa nun. Wala siyang kwentang ina. Ziana,
Ano? Totoo naman na. Iniwan niya kami dahil takot siyang maging ina. Iniwan niya ang daddy ko dahil siguro ay ayaw niya ng obligasyon. Umalis siya ng walang paalam dahil ayaw niya sa amin ang daddy ko. Ngayon, anong karapatan niyang ipahanap ako? Gayong simulat sa pula ay mas pinili niyang mawala kami ng daddy ko sa buhay niya. May mga dahilan siya, Ziana. Kung ano man yung dahilan niya, wala na akong pakial. Your daddy raped her. Ano? You heard me right, Ziana. Ginahasa ni Don Rafael ang mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Ziana dahil sa narinig. Umawang pa ang kanyang bibig dahil hindi kayang paniwalaan ng buo niyang sistema ang sinabing yun ni Zacarias. Huwag mong inaakusahan ng ganyan ang daddy ko! Napatayo na si Ziana at galit na hinarap ang lalaki na ngayon ay nakatayo na rin. Nagbabadyang bumagsak ang mga luhang nagkikislapan sa kanyang mga mata. Alam ko na ngayon kung bakit galit na galit ka kay Mami Isabel. Sa tingin ko hindi mo alam ang kwento kung bakit ka nabuo. At kung bakit napilitan siyang pakisamahan ang daddy mong. Ang daddy mong wala nang ginawa kung hindi ang saktan si Mami Isabel. Nanatiling nakawang ang bibig ni Ziana. She was abused, Ziana. Physically and emotionally. Inabuso siya ng daddy mo habang namamasukan siya bilang katulong. Hanggang sa nabuo ka. Kahit pa nga nabunti siya sa'yo, ay sinasaktan pa rin siya ng daddy mo. Tumigil ka. Hindi yan totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dahil nung dumating si Mami sa amin ay may mga pasapa siya. Your dad is a psycho asshole. Mabilis at malakas na dumapo ang palad ni Ziana sa pisngi ni Zacarias dahil sa sinabi nito. Galit ang mga mata na muli nitong ibinaling ang tingin sa kanya. Namumula rin ang pisngi na sinampal niya. Umiling-iling si Ziana. Hindi siya naniniwala dahil hindi niya nakilalang ganun ang daddy niya. Napakabait ng daddy niya maging sa mga trabahante nila sa asyenda. Sa labis pang ang pagmamahal sa ina niya ay hindi nito nagawang mag-asawa pa o magmahal muli. Ang plano ni Mami ay balikan ka na hindi niya ginawa. Hindi niya nagawa dahil natatakot siyang makulong muli sa kamay ng daddy mo, Ziana. Napakawalang kwenta ng dahilan na yan, Zacarias. Kung talagang mahal niya ako at kung gusto niyang magpakaina sa akin, sana kahit sa gitna ng impyerno ay sinundan niya ako. Kahit sinong demonyo pang may hawak sa akin, magagawa niya akong kunin dahil anak niya ako, hindi ba? Tuluyan ang napahagulgol si Ziana at hindi na kinaya pang panghawakan ng emosyon. Ziana, lahat ng tao'y nagkakamali. Yun ang naging pagkukulang ni Mami Isabel sa'yo. And I hope that you can still find a place in your heart to forgive her. Hindi na siya magtatagal. Natigil sa paghikbi si Ziana dahil sa narinig. Nakatingin lang siya sa malungkot na mga mata ni Zacarias. Gusto niyang bago pa siya mawala ay makita at makausap ka man lang niya. Kaya ako nandito at umaasang makita kay dahil ayoko siyang mawala nang hindi man lang natutupad ang hiling niya na mayakap ang nag-iisa niyang anak. She has a colon cancer, Ziana. Pakiramdam ni Ziana ay mawawalan siya ng ulirat dahil sa narinig. Munti ka na siyang bumagsak dahil bigla na lamang siyang nanlambot pero maagap na nayakap ni Zacarias ang katawan niya. Inalalayan siya nitong makaupo sa sopa. Tinawag si Nana Elma at humingi ng tubig. Hinayaan lang siya ng mga ito na ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Para makapag-isip ng maayos, ay pinaalis niya muna si Zacarias at hindi naman ito umangal pa. Gulong-gulo pa ang kanyang isipan. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo ni Zacarias, Senyorita. Mahinang nais sa tinig ni Nana Elma nang makapasok ito sa loob ng kwarto niya. Kinagabihan, nagdala ng pagkain ng matanda para sa kanya. Matapos kasi nang naging pag-uusap nila ni Zacarias, ay nagkulong lang siya at wala nang ginawa kundi ang umiyak. Kung totoo ang mga pinagsasabi ni Zacarias, ay hindi niya alam kung magagalit ba siya sa yumaon niyang daddy. Dahil ito pa talaga ang dahilan kung bakit lumaki siyang walang kinagis ng ina. Kung narinig niyo po ang lahat ng sinabi niya, ibig sabihin ay alam niyong nagsisinungaling lang ang lalaking yun. Hindi siya nagsisinungaling, Senyorita. Kunot noong tiningnan ni Ziana si Nana Elma na ngayon ay nakaupo na sa gilid ng kaniyang kama. Napabango naman siya mula sa pagkakahiga. Totoo ang mga sinabi ng batang iyon, Senyorita Ziana. Lahat ng yun ay walang bahid na anumang kasinungalingan. Nana Elma, pasensya ka na dahil sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama tayo ay wala kang narinig mula sa akin o mula sa iyong
Tatang Berto. Natakot akong sabihin sa iyo ang lahat ng aking mga nakita noon, Senyorita. At isa pa'y ayokong mapasama ang daddy mo sa iyong paningin dahil mahal mo siya at ayokong masaktan ka. Gusto kong manatili ang respeto mo para kay Don Rafael. Pero hindi pala habang buhay na may tatago ang katotohanan lumayo si Isabel dahil sa kalupitan ng Don. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ziana nang marinig ang lahat mula kay Nana Elma. Nagustuhan daw ito ng daddy niya, pero dahil may katandaan ng ama at wala naman daw sa plano ng inang mag-asawa, ay sapilitang ginamit ito ng daddy niya, pinakasalan at inanakan. At iniwan niya ako dahil anak ako ng lalaking nanggahasa sa kanya. Ganun ba yun, Nana Elma? Senyorita, nagkakamali ka. Gustong makatakas ni Isabel dahil hindi niya kinayang pang-aabuso sa kanya ng Don. Sinabihan niya ako noon na babalikan at kukunin ka, na alam kong malabong mangyayari dahil nga hindi papayag si Don Rafael na kunin ka ng kung sino man mula sa kanya. Totoo ba ang lahat ng iyan, Nana Elma? Senyorita, hindi ako kailanman nagsinungaling sa inyo. Totoo ang lahat ng aking sinasabi. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Daddy ang lahat ng mga sinasabi niyo. Senyorita, huwag mo sanang kamuhian ang iyong ama. Nagmahal lang si Don Rafael na hindi magawang ibalik ni Isabel. Naging malupit ang paraan ng kanyang pagmamahal. Kaya naman ginawa niyang lahat. Minahal ka ng lubusan para hindi mo maramdamang merong kulang sa'yo. Hindi ka lang niya magawang bigyan ng kikilalanin sanang ina. Dahil alam kong hanggang sa nawala siya ay ang Mami Isabel mo lang ang laman ng kanyang puso. Buong gabing hindi nakatulog si Ziana dahil sa dami ng kanyang naiisip. Kung hindi kaya sapilitang inangkin ng daddy niya ang mami niya, at kung mahal kaya ng dalawang isa't isa, may kumpletong pamilya sana siyang kinagisnan ngayon. Hindi niya alam kung sinong sisisihin kung bakit may pagkamiserable ang buhay niya. Halos lahat ay sinasabing swerte siya. Dahil mayaman siya, at lahat ng gugustuhin niya sa buhay ay makukuha niya kaagad. Pero hindi alam ng lahat na hindi siya masaya. Ate! Ate Ziana! Tinig ni Anghel mula sa labas ang gumising kay Ziana kinaumagahan. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niya sa wall clock na alas 9 na pala ng umaga. Ano yun, Anghel? Ang sabi ni nanay, gisingin raw ho kayo dahil kailangan niyong mag-almusal. At saka nasa labas pala si Kuya Zacarias. Pabalikwas na bumangon si Ziana dahil sa narinig. Kulay asul na mga mata ni Zacarias ang sumalubong sa kanya pagkababa niya pa lang ng living room. Good morning. Mahinang bati nito sa kanya. Ngumiti ito kaya lumitaw ang maliit na biloy sa ilalim ng mga mata. Napakagandang lalaki. Magandang umaga rin. Anong kailangan mo? Kunwaring tanong niya kahit na alam niya naman kung ano talaga ang pakay nito. I thought. Nakapag-isip-isip ka na. Ano pa ba ang kailangan kong isipin? Ziana, your mom needs you. My mom? So magkapatid tayo? Lumapad ang ngiti nito na parabang naaliw sa naging tanong niya, kaya nag-iwas siya ng tingin. Hindi tayo magkapatid. Ha? Eh bakit mo siya tinatawag na mami? Humugot muna ito ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Kakapanganak pa lang niya sa'yo nung namasukan siya bilang yaya sa bahay namin. Tila nabunutan ang tinik sa lalamunan si Ziana dahil sa narinig. Nakakahiya naman kung totoo niya palang kapatid si Zacarias. May lihim na atraksyon pa naman siyang nararamdaman para sa lalaki. My mom died when I was 3 years old. Pero dahil kay Mami Isabel, nagkaroon ulit ako ng pangalawang ina. Minahal nila ni Daddy ang isa't isa. At itinuring niya akong parang isang tunay na anak. Inalagaan ka niya na hindi niya naman nagawa sa akin. And she's really sorry for that, Ziana. I saw her pain. Ang isiping mawawala siya nang hindi ka man lang nakikita ay labis na pasakit para sa kanya. Kaya pakiusap, pagbigyan mo ang hiling niyang makita't mayakap ka. Kung nahihirapan kang magpatawad, huwag muna. But please talk to her. Ginagap ni Zacarias ang mga palad niya. Damang-daman niya ang init na nagmumula roon. At ang mga mata naman ito ay
nakikiusap habang nakatingin sa kanya. Sino lang ba siya para magmatigas? Dahil kahit aminin niya man o hindi, nangungulila naman talaga siya sa pag-aaruga at pagkakaroon ng isang ina. Natagpuan na lang ni Ziana na sakay na siya ng isang eroplano papuntang Australia. Katabi niya sa upuan si Zacarias na nakangiti. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na kasiyahan. Siya naman ay tinatago lang ang excitement na nadarama. Welcome to our home. Anito sa kanya nang makarating at makapasok sila sa napakalaking bahay na may kalayuan sa city. Napakaganda ng bahay niyo. Oo, isa kasing architect ang daddy ko at siyang nag-design nito. Eh nasa na ang daddy mo? He's also gone, Ziana, 3 years ago. Pinaupo siya nito sa may 2-seater sofa at binigyan ng maiinom. Pero bakit tayo nandito? Hindi ba tayo didiretso sa ospital? May visiting hours kasi sa ospital kung saan naka-confine si mommy. Bukas pa tayo pwedeng pumunta. For now, you have the rest. Malayo ang binahin natin. Dinala siya ni Zacarias sa kwarto ng mommy niya at parang nilalamukos ang puso ni Ziana nang makita ang baby picture niya sa napakagandang frame. Nakiusap daw ang mommy niya sa ina ng mga nurse noon na kuhanan siya ng litrato matapos siyang ipanganak. At magpahanggang ngayon ay naka-frame pa rin ang picture niya sa kwarto nito. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa makatulog siya. May hinang haplos sa mukha ang gumising sa kanya kinaumagahan. Bumilis ang pintig ng kanyang puso ng masilayan at bumungad sa kaniyang gwapong mukha ni Zacarias. Zacarias? Nahihiyang bumangon siya. It's time for you to wake up, Ziana. Bakit? Pupunta na ba tayo sa ospital? Yes. Masaya at masiglang sagot ng binata sa kanya. Tumawag si Ninang Veronica. Ninang Veronica? Oo, best friend ni Mami Isabel magmula nang dumating kami rito sa Australia. Isa siyang Pilipina at siyang nagbabantay kay Mami sa ospital. Inalalayan siya ni Zacarias na makababa mula sa kama. Hawak ang kabilang kamay niya, lihim na napalunok si Ziana habang dinadama sa balat niya ang mainit nitong palad. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit sa tuwing nagkakadikit silang dalawa ay bumibilis ang pintig ng kaniyang puso. Mabilis na naligo at nag-ayos si Ziana. Pagkatapos nilang mag-breakfast ay wala na silang sinayang na sandali. At ngayon ay nanlalamig at pinagpapawisan siya habang naglalakad sila ni Zacarias sa hallway ng ospital papunta sa kwarto kung saan nakakonfine ang taong matagal nang gustong makita ng kaniyang mga mata. Ziana, are you ready? Makahulog ang tanong sa kanya ng binata na ikinatango niya pero parang tinatambol ang puso niya sa loob ng kaniyang katawan. At nang sandaling bumukas ang kwarto ay bumungad sa kaniyang hospital bed. Kaagad na lumipat sa kanilang dalawang pares ng mga mata sa loob. Ang matinding emosyon sa loob-loob ni Ziana ay unti-unting bumangon nang sa wakas ay nakita niya na rin ang napakagandang mga mata ng babaeng nagluwal sa kanya. Nakita niya rin sa wakas ang magandang mukha ng kanyang mami Isabel. Ang mga pagkakataon na muhing-muhi siya sa ina mula sa pagkabata, magpahangga ngayon ay parang kutsilyong tumutusok sa puso niya. Ngayong nakita niya na kung gaano kalungkot ang luhaan nitong mga mata. Ang lahat ng lungkot at nakatagong sakit na kinikimkim ni Ziana sa loob ng ilang taon ay para bang ilog na walang humpay sa pag-agos habang nagkakatitigan sila ng ina. Anak? Tawag nito sa kanya sa nanginginig na tinig. Ang mga luha nito'y walang tigil sa pag-agos. Anak ko. Tuluyang nanghina si Ziana nang makitang inilahad ng ina ang mga kamay nito. Naghihintay na makalapit siya at mayakap siya ng kahigpit. Nang mga sandaling yun ay tila ba nawala ang lahat ng galit sa tugo ang puso ni Ziana. Mabilis ang mga hakbang na tinawid niya ang pagitan nila ng ina at niyakap ito ng kahigpit sa kauna-unahang pagkakataon. Mami! Humagulgol si Ziana. I'm sorry, anak. I'm sorry. Nawala ako sa iyo ng ilang taon dahil sa isa kong malaking duwag. Ni hindi kita inipaglaban sa dati mo. Huwag mong isipin na hindi kita mahal. Na iniwan kita dahil hindi kita mahal. Buong buhay ko. Buong buhay ko. Wala akong ibang hiniling kung di ang makita at makasama ka. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako.
na puno ng hagulhol ang loob ng kwartong yon. Halos hindi matigil sa pag-iyak si Ziana, lalo pat nakita niya ito sa ganoong sitwasyon. Napakaraming nakakabit na medical tube sa katawan ng mami niya dahil isa itong cancer patient. Pero kahit ganoon, ay hindi pa rin siya humihiwalay rito. Nanatili siyang nakayakap sa ina. Humingi ito ng humingi ng tawad. Hindi nito alam na nang mga oras na mapagdesisyonan niyang sumama kay Zacarias, ay napatawad niya na ito. At sa mga sandaling yon, ang nais niya lang ay makasama ang ina. Hindi siya kailanman magsasawang yakapin ito. Sa wakas, ay nagamot na ang sugatan niyang puso na dala-dala niya mula pagkabata. Sa loob ng 3 araw na binantayan niyang nanghihinang ina, ay wala silang ginawa kundi ang magkwentuhan at humingi ng kapatawaran sa isa't isa. At sa loob ng 3 araw na yon, masasabi ni Ziana na masayang-masaya ang puso niya. Ang hiling na lang niya ngayon ay yung gumaling ng mami niya kahit gumastos pa siya ng malaking halaga para lang may pagpatuloy ang chemotherapy nito. At sinagot lang naman ng Diyos ang kaniyang mga dasal. Milagro nang maitatawag dahil stage 1 na ang cancer ng kaniyang mami Isabel. Pero pagkalipas ng 1 taon ay matapos ang ilang treatment na isinagawa ng magagaling na doktor sa Australia, ay tuluyan itong gumaling. Cancer-free na ngayon ang kaniyang mami. Dinala kaagad ni Ziana ang mami Isabel niya sa Pilipinas. Pumayag naman si Zacarias at pinagbigyan siyang makasama ang ina. Oh, heto Anghel. Ibigay mo na kaagad ang mga pagkain sa mga trabahante. Utos ni Ziana kay Anghel habang inaabot dito ang mga pagkain na niluto niya. Pinagpahinga niya sa pagluluto si Nana Elma at hindi pinayagan magtrabaho sa araw na yon. Pakisabi na hindi muna ako makakapunta sa asyenda dahil alam mo na, mainit at pinagbabawalan ako ng aking manager na magbabad sa initan. Natatawa niyang sabi. Sige Ate Ziana, sabi ni Anghel at kagad na tumalima. Oo, isa na nga siyang modelo at sikat na siya ngayon. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa ibang bansa. Pumayag siya sa trabahong inalok ni Bernadette sa kanya noon dahil pinilit rin siya ng mami niya. Senyorita! Senyorita! Tawag ng isang katulong sa kanya mula sa labas ng mansyon. Ano ba yun, Rowena? May bisita ho. Napakagwapong lalaki. Kumunot ang noon ni Ziana dahil sa narinig. Gwapong lalaki? Wala naman siyang inaasahang bisita sa araw na yon. Madalas kasi binibisita siya ng mga kasamahan niyang modelo. Ako nang magbubukas anak. Sigaw ng mami Isabel niya mula sa garden sa harap ng mansyon. Nagdidilig ito ng mga bulaklak na ito pa mismo ang nagtanim. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Ziana nang marinig na malakas na napasigaw ang kaniyang ina. Zacarias! Dumagundong sa kaniyang pandinig ang pangalan ng taong ilang buwan niya na rin hindi nakikita. Sa kasabikan na muling masilayan, ang napakagwapo nitong muka ay patakbong lumabas si Ziana mula sa kusina. Natagpuan niya sa labas na nagyayakapan ng mami niya at ang lalaking inalagaan ito sa loob ng 1 taon. Nakakaramdam siya ng inggit pero mas lamang ang tuwa. Dahil sa wakas, silang dalawa na ang nakakaranas ng pagmamahal na binibigay nito. Namiss kita, anak. I miss you too, mommy. Tumaba ka. I love seeing you healthy like this. Lihim na napalunok si Ziana nang muling marinig ang baritonong tinig ni Zacarias. Napakagwapo nito sa suot na suit. At halatang kagagaling lang nito sa meeting. Healthy ako dahil inaalagaan akong mabuti ng kapatid mo. Sa narinig ay natigilan si Ziana. Maging si Zacarias, natigilan rin. Ziana, halika, batiin mo si Zacarias. Tawag sa kanya ng mami niya. Peking napangiti si Ziana at humakbang papalapit sa dalawa. Ziana. Inilahad ni Zacarias ang mga kamay sa kanya para sa isang yakap. Welcome back. Bulong niya habang magkayakap silang dalawa. Hinaplos naman ang binatang likod niya kaya't napapikit siya dahil sobrang sarap sa pakiramdam na makulong muli sa mainit nitong yakap. Ito ang unang bumitaw para pakatitigan siya. Thank you for taking care of mommy habang wala ako. Hinaplos ni Zacarias ang makinis niyang pisngi. Siyempre mami ko siya. Ikaw nga lang itong
nakikihati sa mami ko eh. Natawa ito at ang mami niya kahit napanguso na lang siya. Kayo talagang dalawa? Sinabi ko nang huwag akong pag-agawan dahil pareho ko kayong mahal na dalawa at pareho ko kayong anak. O tara na sa loob at kakain na. Nagluto ang kapatid mo ng masarap na gulay sa karyas. Sabay na tinungo nila ang dining area at magkasabay na kumain. Sa tinagal-tagal ng panahon na naulila si Ziana sa ina, pakiramdam niya ay buong-buo na siya. Sapat na sa kanyang ina at si Zacarias. Kinagabihan ay tuluyang nawala ng gana si Ziana. Matapos kasi nilang mag-breakfast kanina, ay nagkulong lang si Zacarias at natulog na dapat lang naman itong gawin dahil pagod ito sa biyahe mula Australia hanggang Pilipinas. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagtatampo. Ilang araw itong walang paramdam dahil busy sa pag-host ng iba't ibang business conference. Dati naman, kahit na busy ito'y laging naglalaan ng oras para makipagkulitan sa kanya, sa chat man o sa tawag. Isang businessman si Zacarias, ang lalaking pilit sinasabi ng mami niya na ituring niya bilang kapatid. Ang hindi nito alam ay may lihim ng namamagitan na sa kanila. Oo, may relasyon nga sila ni Zacarias. Boyfriend niya na ito. Hindi niya alam kung saan nagsimula. Wala nang ligawan na naganap. Dahil bago ito bumalik sa Australia, 5 buwan ang nakalipas ay hinalikan lang naman siya ng binata sa loob ng kanyang kwarto at nagtapat ito ng totoong nararamdaman sa kanya. Ayaw daw nitong maging magkapatid sila dahil may atraksyon itong nararamdaman sa kanya at hindi niya rin itatanggi na pareho sila ng nararamdaman. Hindi lang nila alam kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Mami Isabel. Ang tanging pinangahawakan niya lang ay hindi naman talaga sila magkapatid at walang masama kung maging sila ni Zacarias dahil mahal niya naman ito. Ipipikit na sana ni Ziana ang mga mata para makatulog nang marinig niyang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Sa pag-aakalang baka ang mami niya ang kumakatok ay nagmamadaling binuksan niya yon. Pero halos atakihin siya sa puso sa sobrang bilis ng pagtibok nun nang salubungin siya ng matamis na ngiti ni Zacarias. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat nang bigla siya nitong sunggaba ng mainit na halik sa labi. Hindi pa man yun nasasara ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Kabado niyang tanong matapos itong itulak, bagay na ikinakunot ng noon ang binata. Baby, why did you push me? Kasi nakabukas yung pinto. Baka makita tayo ni Mami. Napalingon ito sa likuran at sinara ng marahan ng pinto. Ayan, closed na. Can I get my kiss back? Nagpapakyut na hinapit siya nito sa bewang at inilapit ang mukha sa kanya. Pero dahil nagtatampo siya, ay tinulak niyang muli si Zacarias. Ayoko, hindi na kita bibigyan ng kiss. Pabagsak na umupo siya sa kama at inirapan ng lalaking mahal. Napaluhod tuloy ito sa harapan niya at nagmamakaawa ang mga matang nakatingala sa kanya. Baby, what did I do? Galit ka ba? Kararating ko lang tapos, ganyan ang isasalubong mo sa akin? Kasi nakakainis ka. Kanina ka patulog ni hindi mo ako pinuntahan dito kanina bago ka natulog. Gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa mga labi nito at ginagap ang mga palad niya. Nagtatampo pala ang baby ko. Huwag ka nang magtampo. Kaya ako natulog buong araw para makabawi ng lakas. Kasi alam kong marami kang ikikwento at wala akong ibang gagawin kung hindi ang makinig at lambingin ka. Nag-leave ako ng 1 buwan para sa inyo ni Mami. Pero Zacarias. Yes, love. Narinig mo kanina, sabi ni Mami, kapatid daw kita. Baby, we already talk about this. Oo nga pero natatakot ako na malaman niya to. Ayoko siyang saktan. Siguro dapat nang... Dapat nang ano, Ziana? Siguro dapat na nating tapusin to. Ziana. Lihim siyang napalunok nang tumaas ang boses ng binata. Wala tayong tatapusin. Kung may dapat man tayong tapusin, yun ay ang paglilihim nating to. Sabihin na natin kay Mami ang lahat. Gusto niyang maiyak dahil sa narinig. Ilang beses na rin kasing nagtangka si Zacarias na aminin sa inang tungkol sa kanilang dalawa. Siya lang itong pumipigil sa nobyo.
Tumayo si Zacarias mula sa pagkakaluhod at umupo sa tabi niya. Matagal na halik sa noo ang binigay nito sa kanya. Ziana, Mommy is the most understanding person I've ever known. Maintindihan niya tayo, lalo na kapag nalaman niyang mahal natin ang isa't isa. You don't have to worry, okay? Ako nang bahala dun. Walang nagawa si Ziana kundi ang tumango. Nagkwentuhan lang sila sa magdamag habang yakap ang isa't isa. Nang magising siya kinaumagahan, ay wala na sa tabi niya si Zacarias. Bumaba rin siya sa kama at dumiretso sa kwarto ng ina. At parang pinupunit ang puso niya nang matagpo ang umiiyak ang ina at hilam sa luha ang mga mata nito. Hawak-hawak ni Zacarias sa mga kamay ng mami niya. Sa mga sandaling yon, ay alam niya na kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Mami? Kinakabahang nais sa tinig ni Ziana habang papalapit sa ina. Galit ako ngayon sa inyong dalawa. Mami, I'm sorry. Bakit niyo nilihim sa akin, Ziana? Mami, natatakot ako na baka hindi niyo gusto kung ano man ang namamagitan sa amin ni Zacarias. Kasi lagi mo sinasabi na magkapatid kaming dalawa kahit hindi kami magkadugo. Hindi man siya nanggaling sa'yo pero pareho mo kaming anak. Natatakot ako na baka hindi mo matanggap ang relasyon naming dalawa. Ziana, sa lahat ng tao sa mundong ito sa akin ka dapat unang nagtiwala. Sa tingin mo ba, hindi ko matatanggap kung anong meron sa inyong dalawa ni Zacarias? Anak, walang ibang taong iintindi sa inyo kung hindi ako lang. Bakit ko naman nahadlangan kung pareho niyong mahal lang isa't isa? Nagsibagsakan ang mga luha ni Ziana na kanina niya pa pinipigilan. Mabilis na niyakap niya ang ina ng napakahigpit. Ibig sabihin ay tanggap nito kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Zacarias. Masayang-masayang puso niya. Malaya na silang maglambingan sa harap ng mga mahal nila sa buhay. Alright, give me your fierce look, Ziana. Yun ang sigaw ng photographer habang nagpo-project si Ziana sa harap ng kamera. May photoshoot siya sa araw na yon. Nasa upper deck siya ng isang yate at nakahawak sa railing habang gumagawa ng posing. Mainit ang panahon at isang napaka-sexy na lingerie pa ang suot niya. Labas ang malakrema niyang katawan, kasama niya si Carlo na male model at partner niya sa photoshoot na yon. Nakahawak sa bewang niyang binata dahil kailangan ay maging sweet silang tingnan sa kamera. Pero natigil siya sa ginagawa ng mapatingin siya sa taong kakakyat pa lang sa yate. Zacarias? Gulat niyang tanong dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita ito sa trabaho niya. Napabitiw siya mula sa pagkakahawak ni Carlo. Lahat ng mga tao kasamahan niyang model sa yate ay natulala sa kagwapuhan ng nobyo niya. Siya naman ay nakaramdam ng kaba dahil masama ang tingin na pinupukol nito sa lalaking kanina lang ay nakahawak sa kanya. Tapos ng trabaho mo? Pwede ko na bang sunduin ang asawa ko? Dinig niyang napasinghap ang lahat ng naroon. May asawa na pala si Miss Ziana? Hala, napakagwapo. Bagay na bagay sila. Iilan lang yun sa bulong-bulong ang narinig niya. Mas lalong hindi mapakali ang puso ni Ziana dahil hinalikan siya ni Zacarias sa labi sa harap ng mga katrabaho niya. Anong ginagawa mo dito? Because my heart says, napuntahan ka. At ngayon ko lang nalaman na nagpapahawak ka pala sa gagwang yun. Sino ba yun? Bakit siya nakahawak sa bewang mo? Hindi niya ba alam na ako lang ang may karapatang humawak niyan? Zacarias! Natatawang pigil niya sa binata. Seloso talaga ito? At napaka-possessive pagdating sa kanya. Pinagdadamot siya sa iba. Trabaho lang yon, okay? Bumuntong hininga lang ito. I don't want you to work anymore. Mas mabuting pakasalan at buntisin na lang kita para hindi ka na nahawakan ng mga katrabaho mo. Zacarias, hindi mo kailangan magselos. Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Mahal na mahal din kita, Ziana. Kaya halika na. Ha? Saan tayo pupunta? Uuwi na. Tataniman na agad kita ng baby para wala ka ng kawala pa. Natawa siya sa sinabing yun ng lalaking mahal. At binuntis nga talaga siya nito
Matapos ang ilang buwan, matapos ipanganak ang baby boy nila na si Zachary, ay nagpakasala sila agad. Natagpuan ni Ziana ang ina dahil sa lalaking mahal at nakatagpo din siya ng pag-ibig dahil dito. Ngayon ay magiging ama na ito ng magiging mga anak nila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!